Ang kaibahan kasi mga kabayan, ulitin ko lang ha, pag may driver, matitikitan lang ng illegal parking. So, 1,000 ang multa. Ngayon, kung halimbawa andyan na rin yung driver na huli nang dumating, kaya matotow, natikitan na yung sasakyan ng illegal parking at towed. Kaya wala nang magagawa. Kaya mahatak talaga ang sasakyan. Isa pa, yun lang sa kaliwa. Eh, wala siya. Tatayalis, isang yung asawa ko, tapos magbabayad na naman ako nito. Ano pa yan? Bawal na magpay sa amin. Pakiusap lang. Sige, sir. Ha? Hindi ako naninigaw. Nagpapaliwanag lang po ako. Nagpapaliwanag, hindi naninigaw. Ay, nakikiusap nga po ako. Hindi nyo man lang ako pagbigyan. Ilang beses ko na pinapaliwanag. Hindi ko po alam. Ilang beses ko na pinapaliwanag ng kanina. Kailan lang kung na ano to eh. Makinig ka muna kasi. Kasi kung nang sigaw. Malinis na dito yung mga nakakalat sa sidewalk. So halos wala na. Yung doon sa kabila, wala nang nakapark. So okay, maganda yung resulta ng clearing operation dito nung nakarang araw. Dami to truck oh. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay June 27, 2024 at sa oras na 9:14 ng umaga, nandito ngayon ang special operations group ng MNDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa kahabaan ng GP Rizal at sakop ng Taguig City. So ngayong araw ay papasadahan ng strike force ang ibang lugar dito sa Taguig City. Nandito na tayo sa kanto ng Lotto na Avenue, papuntayan ng BGC. So dumiretso ang team dito sa kahabaan ng GP Rizal. Sa tigalayuan pa lang sa may BGC Ortigas Bridge, ito na daanan itong mga motorsiklo. Mga nakakumot pa yung iba. Yung dito nahatak na dahil walang lumabas na may-ari or driver. Dito rin pala mahatak na rin. Nakita na ba yun? Saka ito yung naka kumot. Itong lugar na kung saan tayo ngayon ay sakop ng Vista Rimbo. Dahil ito ay jurisdiction ng Taguig City, ay aasistehan tayo ng kapulisan ng Taguig City. Pero ang problema nga po, usual na po tayo bigyan, nakalagay na po. So yung may-ari ng motorsiklo na ito na nakakumot ay huli na nang lumabas. Ibig sabihin, natikitan na, na-towed ang kanyang motorsiklo. Nasa kahabaan pa rin tayo ng JP Rizal at sakop ng Taguig City at nadaanan itong sasakyan na nakapark dito mismo sa pinakakanto ng kalsada. So
So, andito naman yung may-ari. So, hindi na mahahatak. Ang kaibahan kasi mga kabayan, ulitin ko lang, pag may driver, matitikitan lang ng illegal parking. So, 1,000 ang multa. Ngayon, kung halimbawang andyan na rin yung driver na huli nang dumating, kaya matotow, natikitan na yung sasakyan ng illegal parking at towed. Kaya wala nang magagawa. Kaya mahatak talaga ang sasakyan. Ma'am. Paano magawin natin na yan? So, paano? Wala ko tayo. Sa bandang unahan, ito naman ang nililinis. Stop! So, itong resulta. Nasa kaabaan pa rin tayo ng JP Rizal at nadaanan itong isang sasakyan na nakausli itong hulihan dahil hindi sapat yung kanyang grahe sagad na kaya hindi akma yung kanyang haba ng sasakyan. May mga kinukumpis kang mga halaman dito or nililinis. So yun, bago lisanin ng team, ay malinis na itong lugar. Ay, pakita na kayo, pakita. Pakita na. Pero yung mga nandito, kunin nyo na. Kasi siya na po. Right na! Kasi nyo.
So ito mga ibon na ito ay hindi naman daw mga binibinta. Ito ay inaalagaan lang daw. Ang oras ngayon ay 10:55 ng umaga. Nasa kabaan pa rin tayo ng GP Rizal at sakop ng Taguig City. Malapit na tayo sa kanto. At yung pakaliwa papunta ng Pasig City at area ng Buting. Nasa kabaan pa rin tayo ng GP Rizal at sakop pa rin ng Taguig City at nadaanan itong isang sasakyan na nakasampang mismo sa sidewalk. Kung titignan nyo, paano niya na ipasok yan dito? Hanggang doon, walang ramp po. O, sikip doon. O, halos sikip na rin dito. After matikitan, kailangan tanggalin yan. Hop, hop, hop. Oh, sakto. So yan ang space. From GP Rizal, kumanan dito sa may Kalayaan Avenue Extension. Ito na yung C5. Mag-U-turn tayo. Nakapag-U-turn na tayo at going south. So yun ang Kalayaan Extension na kung saan doon tayo galing. So kumanan dito sa may Kalayaan pa rin at papunta na nga Makati. Dito pa rin sa kahaba ng Kalayaan. Ito, nakita itong mga nakapark dito sa sidewalk mismo. Ay, tingnan nga mga motor. Dito na lang driver. Pag wala, kunin natin. Tow natin lahat ito. Bon. Kasi itong bike lane, ito na yung pinaka sidewalk. Ang daming nakaparada. Ginawa na talagang parkingan. I-bike ito? Kasi nyo na, alisan mo na. Pero ito pa nga, huwag mo na, ibabalik dito. Dahil doon po yan. Kaya kanina po ito. Lalagay dito. Lalagay dito. May driver? Lalagay dito sa loob. Pag wala mga driver, kunin nyo na, hindi na ako maghihintay pa ng 5 minuto. Ay, ito eh.
So labasan na yung ibang may-ari ng motor. So yung hindi lang lalabas ang ma-attack. Itong location natin ay sakupan ng West Rimbo. Itong lugar na ito, yung sa right side. Pero ayan, ay ano na yan, BGC, Bonifacio Global City. Diyan tayo kanina at nag-U-turn at pabalik na naman ng C5. May na-attack na pala mga motor dito. Malamang nakuha yan sa sidewalk. Ang oras ngayon ay 11:14 ng umaga. Nadaanan dito mga motorsiklo dito. Lahat ng mga nakakumot. At ang pinakamatindi, paano kaya nilagay yung motor dito, ha? Tinan nyo. Ayun, o. Sa ibabaw nun. O, diba? Ito pala, may daan doon. Oh. Oh, ayun nga naman ang magandang grahe. Doon, apat na motor. Meron pang tatlo dito. Sir, anong lugar po, sir? Ayun na. Nabawasan na yung mga motor dito. Nasa kanto na tayo ng Kalayaan Avenue at ng C5. Kumana ng team dito. Nandito tayo ngayon sa may sentro ng BGC. At mag-cross tayo ng C5. Ito yung C5. Ito yung SM Aura. Ngayon, kakaliwa ang team dito. Ilang beses na ito napasudahan. So, malinis. Malinis na dito. Magandang resulta. Sa oras na 12 noon, marami pang tow truck. So, dire-diretso tayo. At bababa lang tayo dito sa service road. Ilang beses ko na pinapaliwanag ng kanina. Kailan lang na ano to eh? Makinig ka muna kasi. Kasi nga masigaw.
Grabe naman kayo, wala naman lang ikaw mismo nagsabi, dito ka nakatira. Oo nga, tito. Huwag mo ko sasabayan, makinig ka muna. Sige po. Nakatira ka dyan. Ilang beses na kami nagki-clearing dito. Ay, hindi ko po alam na magki-clearing. Yes, sir. Ngayon, hindi mo alam na magki-clearing. So ngayon, pag alam nyo, aalisin nyo. Pag walang clearing, ibabalik nyo. Itanong nyo sa kanila, kabibili ko lang, itaano ko lang yung sasakyan na yan. Sir, hindi kaso nakabibili nyo lang. The fact na taga rito kayo, alam nyo bawal dyan. Alam mo ano ba naman sir? Nakikiusap ako, please lang naman oh. Ayun na, bibigyan kita, sumama ka. Ay, paano yung pambayad ko? Wala nga akong pera sir oh. Sir? Ano ba yan? Nakadialysis nga lang po yung asawa ko. Please lang, maawa naman kayo sa akin. Sir, ayun, ilang beses na kami nag-clearing dito. Ang grabe naman. Hindi nyo rin alam na bawal? Hindi nyo alam? Yes naman. Ngayon nandito ako nakatambay. Nakarating ko nga lang. Dito ka nakatambay, dito ka nakatira rin. Oh, hindi alam mo ilang beses na nagki-clearing dito. Pero nakarating ko lang eh. Alam mo. Nakabawa ko eh. Oh, alam mo. Grabe naman kayo. Pagtanong nila dyan, alam nila. Ano naman kayo? So lahat ng mga hinahatak dito ay yung ilalim ng off-ramp ng service road ng C5. Wala na bang ano sir? There's 5 na galing ng hospital sir. Iusap ko lang sir. Kasi tulog kasi yung may ano eh, anak ko eh, galing sa hospital. Natrabaho siya. Nabuyat kasi siya pang gabi siya eh. Ano pangalan nila? Ito na lang huling hinahatak dito sa ilalim ng tulay. In fact, hindi ko na mabilang sa daliri nung ilang beses na tayo nag-operate dito, but definitely it's more than 5 times already. Fairness no, to the local government and even the barangay, they're very cooperative. And napag-usapan po namin ito na under our national traffic code, ang ilalim po ng mga tulay, hindi po pwedeng may parkingan. Plus the fact, this is a service road and the purpose of a service road is to decongest the traffic sa main road, which is C5 po in this case. So hindi naman po natin pwedeng hayaan na lang na magkakaroon ng mga illegal parking sa mga areas na to because it will defeat the purpose of having a service road. Operationally, ang pinagtitingnan natin dito or pinag-uusapan natin is to have designated parking spaces para sa mga motorista or mga kababayan natin na talagang walang parking. Nakikita naman natin, marami po tayo mga vacant spaces na hindi naman po nakakaharang sa kalsada o hindi po nakaharang sa pedestrian. Doon po natin ilagay for the meantime. Humihingi ng konsiderasyon, yung pakiusap, nabibigay naman po natin yan. But then again, no, naaabuso na po tayo. Like in the case of this area, as I said, more than 5 times na po ang operation dito, sinasabi na residente sila dito. So definitely alam po nila kung ilang beses na at alam nilang bawal po umarado dito. Ang oras ngayon ay 12:40 ng hapon at nandito pa rin tayo sa Pembo at sakop ng Taguig City. At ito, malinis na yung sandali ha. Yung ilalim ng tulay at apat na sasakyan ang na-towed dito. So maraming salamat sa inyong lahat mga kabayan sa patuloy na suporta sa ginagawa nating non-stop clearing operation kasama nga itong official operations group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. At muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Bye!